Kung mayroon man sa inyo dito na hindi Muslim at itatanong nyo, brother, no, paano ba? Ano bang aral ng Islam para makapasok kayo sa paraiso? Simpleng tanong. Pero akala mo madaling sagutin? Ano ang aral ng Islam para kayo makapasok sa paraiso? Simple lang. Ang sagot ko lang, hingiin mo sa may-ari. Halimbawa ako, gusto ko yung pumasok sa bahay nyo. Kanina ko magpaalam, sa'yo o sa kapitbahay mo? Kanina? Sa may-ari ng bahay. Dahil kahit magmakaawa ako, magpaalam doon sa kapitbahay mo, kahit maawa siya sa akin, hindi niya ako pwede mapasok, mapapasok. Bakit? Wala siyang susi doon, hindi niya bahay yun. Pangalawa, trespassing siya. Hindi kanya, papasukin niya ako. Para makapasok tayo sa bahay na gustong pasukan, magpaalam ka sa may-ari. Kaya kung gusto rin natin pasukan ang paraiso, hingiin natin sa may-ari. Sino ang may-ari? Huwag natin hingiin kay Jesus. Pero kahit magmakaawa ka kay Jesus, na makapasok ka sa paraiso, kahit maawa pa sa Jesus, sasabihin sa Jesus, pasensya na, awang-awa na ako sa iyo, pero hindi ko may paggalug sa iyo yan. Bakit? Hindi akin yan. Pangalawa, kailangan ko rin yan. Kaya sa mga kaubayan natin lang dyan pa, nagdadalawang isip, huwag na mo dalawang isip. Isang isip na lang. Ang sabi ng marami tayong mga kaubayan, paalam mo na ako sa misis ko bago ko tanggapin ang Islam. May pinaliwanagan ako niyan. Kabayan ano? Pagkatapos mag-usap, sabi ko, kabayan ano? Kumusta ang pakikinig mo? Sabi sa akin, maliwanag na. Sabi ko, gusto kong linawin ka ba yan? Kasi dalawa lang klase ang maliwanag. Maliwanag ba na tama o maliwanag na mali? Yung paliwanag ni Brother Omar, maliwanag o hindi? Maliwanag. Maliwanag na tama o maliwanag na mali? Kung maliwanag na tama, kailan nyo kukunin ang tama? Pag-isipan. Yan ang madalas marinig. Pag-isipan. Sandali. Saan ka ngayong kabilang ng religion? Nung pinabinyagan ka ng magulang mo sa Katoliko, may isip ka ba nun? Nakapagreklamo ka ba sa magulang mo? Na ayaw ko mamunang magpabinyag ngayon, di wala pa akong isip. At nung nagkamalay ka, pinuntahan mo ba ang nanay tatay mo na, Nay, ba't niyo ako pinabinyagan na wala pa akong isip? Di man ako nakapag-isip. Tapos ngayon, maliwanag, napakinggan mo ang katotohanan, may isip ka, nasa tama ang gulang. Tapos mag-iisip pa rin, ibig sabihin, di mo naunawaan. So, alhamdulillah. Tapos yung mga katuwiran, sabi ng iba, paalam muna ako kay Mrs. bago ko yakapin ang Islam. Ang tanong ko, pag pumayag si Mrs., pag bumuslim ka? Opo. Pag hindi? Hindi. Ay dapat ang Mrs. mo magmuslim, hindi ikaw. Mayroon naman akong tinanong noon, paalam muna ako sa Mrs. Kung payagan ka, magmuslim ka? Opo. Pag hindi, magmuslim pa rin ako. Pwede magmuslim ka muna bago mo itawag. Ganon din ang resulta niyan. So, alhamdulillah sa mga kaubayan ulit na nagdadalawang isip, no, wag na. Marami dito, sa dito hindi lang dito sa inyong lugar, maniwala kayo. Mayroon kayong hinahanap na pananampalataya. Ito yun. Pag hindi nyo narating pang Islam, iikot at iikot kayo, maghahanap pa rin kayo. So, alhamdulillah, pagkakataon ito, tulad ng binanggit ni Brother Yusuf, butukan kanina, isa na itong paraan na mahal ka ng Allah. Dahil may talata sa banal na Quran, ang kahulugan sa Tagalog, sabi ng Allah, kapag mahal ko ang aking nilikha, ako mismo ang magagawa ng paraan para makarating sa kanyang katotohanan. Sinang plana na mag-usap-usap tayo ngayon? Isa ito sa paraan. Mahal ka ng Allah. Kaya huwag mo itong palagpasin. Maraming salamat. At muli, magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.